Kau lengang pagasuko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin, laging laan, pag-ibig mo. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin mo, ako'y ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin, laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman, inibig mo ako noon paman. Mga minamahal po naming mga tagapanood, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Dalangin ko po na kayo po ay nasa mabuting kalalagayan. Alam po natin na sa mga nakalipas na mga araw, tayo po ay nakakaranas ng hindi po magandang karanasan. Subalit po, salamat po sa ating mapagmahal na Diyos, sapagkat sa hapon pong ito ay makapag-aaral po tayo ng kanyang mga banal na salita. Sa mga nakalipas pong araw, meron pong mga tao na kumakausap po sa akin, nagsasabi pong sila ay aking idalangin. Kaya po ang laman ng aking panalangin sa mga nakalipas po na mga araw ay tungkol sa mga issue ng relasyon, ng mga emotional na karanasan, at gayon din po ay marami pang mga issue, maging ang kinakaharap po nating coronavirus. Mga minamahal kong mga kapatid, sa hapon pong ito, nais ko pong bigyan kayo ng isang mensahe na kung saan ay nais din po ng ating Panginoon na atin pong mapakinggan sa hapong ito. Ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan po nating tagumpay kay Kristo. Paano nga po ba tayo makapagtatagumpay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo sa kabila po ng mga suliranin na atin pong kinakaharap? Tulad nga po ng sinabi ko kanina,
tayo po ay naharap ang buong sanlibutan sa coronavirus. At hindi ko po alam kung meron na po ba tayong natuklasan na gamot para sa sakit na ito. Subalit, ang mga tao po ngayon ay nasa isang kalalagayan. Ang kalalagayan po na humingi ng tulong sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa hapong ito, nais ko po kayong dalhin sa isang pag-aaral sa aklat po ng ikalawang kronika. Ang kapitulo po ay 20 mula po talatang 1 hanggang talatang 20. Ito po ay isang paalala na tayo pong lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid, ay dinadamayan ang atin pong Panginoon ay mayroong pakialam, nakikisimpatya sa atin pong mga karanasan. Hindi ba't ito po ay napakagandang malaman? Kaya nga po sa hapong ito, ang sentro po ng ating pag-aaral ay sa pamamagitan ng tulong ni Kristo, tayo ay makapananagumpay sa lahat ng mga sularin na kinakaharap. Tayo po ay manalangin. Minamahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulong mo po ang kailangan namin sa hapong ito. Tulungan mo po ang iyong lingkod na makapagsalita ng iyong mga salita. Itago mo po ako sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa po ang akin pong mga sasabihin ay ang mga salita na makapagbibigay sa amin ng kagalakan. Kagalakan na harapin ang mga kahirapan, Panginoon, sa pamamagitan po ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Kaming lahat, Ama, ay makapagtatagumpay. Makikita namin ang muling pagdating ng aming Panginoong Hesukristo at ang mga salita mo ay amin pong sasampalatayanan. Dalangin ko po ang pagkilos ng banal na Espiritu, lalong higit, Panginoon, sa mga tao na nanonood ng programang ito. Nawa po, Panginoon, kilusin niyo po sila na sila'y sumampalataya sa iyo pong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Upang tayo po, mga minamahal kong mga kapatid, ay magkaroon ng background sa atin pong pag-aaralan. Sa panahon pong ito, ang hari po ng Juda ay si King Jehoshaphat. At si King Jehoshaphat po ay naharap sa isang labanan. At ang labanan pong ito ay totoong napaka hirap lampasan. Sapagkat ang kanya pong mga kalaban ay ang mga Ammonites, ang mga Moabites at ang mga Midianites. Ang tatlo pong kaharian. Mga minamahal ko pong mga kapatid, tayo po ay naharap ngayon sa isang suliranin. Hindi lamang po ang bansang Pilipinas, kundi maging ang buong sanlibutan. At ang nakakalungkot po, meron pong mga bansa na nagsasabing hindi na sila makakita ng paraan para labanan ito. Subalit tayo po, nakatitiyak po tayo na meron po tayong pag-asa, ang pag-asa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin kung paano po si King Jehoshaphat ay nagtiwala sa atin pong Panginoon at kung paano ang ating Panginoon ay sumagot at tumugon sa kanilang panawagan sa kanya. Unang aral po na dapat po nating makita sa atin pong pag-aaral ngayong hapon ay magtiwala tayo ng lubos sa atin pong Panginoong Diyos. Saan po natin ito mababasa? Sa ikalawang kronika 20, ang talata po ay 3 hanggang 12. Kung ito po ay inyong pag-aaralan, isa lamang po ang atin pong makikita. Ninanais po ng ating mapagmahal na Diyos na tayo po magtiwala sa Kanya. Atin pong tingnan sa sulat po sa Biblia. Ito po yung pagsasalarawan. Ang sabi po, at nangyari pagkatapos nito, na ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Ammon at pati ng iba sa mga Ammonita ay naparoon laban kay Jehoshaphat upang makipagbaka. Mga minamahal kong mga kapatid, nais ko pong malaman sa ninyo na ang paglalaban pong ito ay isang totoong paglalaban at ang kanila pong mga kalaban ay totoong malakas. Tayo po naharap sa isang paglalaban. At ang kalaban po natin, hindi po natin nakikita. Ang atin pong kalaban ay tiyak na nakamamatay. Pero ano po yung pangako ng ating Biblia na atin pong pangahawakan sa kabila po ng mga sularining ito? Ang sabi po sa pagpapatuloy, at si Jehoshaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. Mga minamahal kong mga kapatid,
Kapag tayo po naharap sa mga sularanin, katulad din po tayo ni King Jehoshaphat, tayo po natatakot. Ito po ay katotohanan na sa atin pong mga tao. Subalit meron pong pagkakaiba sa tugon ng bawat tao. At nais po ng ating mapagmahal na Diyos na tayo po ay tumugon kagaya ng pagtugon ni King Jehoshaphat. Ano po yung kanyang ginawa? Ang sabi po ng talata, sa talatang 3, siya'y tumalagang hanapin ang Panginoon. Tayo po mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila po ba ng ating mga nararanasan, tayo po ba nagtatalaga sa atin pong Panginoong Diyos? Ito po yung nais ng ating Panginoon. Sunod po sa pagpapatuloy. At nangyari pagkatapos nito, ng mga anak, tayo po ay bumalik. Ang sabi po, at ang Juda sa verse 4, ay nangagpisan ang buong bayan upang humingi ng tulong sa Panginoon. Sa makatwid bagay mula sa lahat ng mga bayan ng Juda, ay nangag si Paroon upang sila ay hanapin. Sino po ang hinahanap? Ang atin pong Panginoon. At ang pangako po ng ating Panginoon sa Mateo 6, ang talata'y 36, datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng langit. At pagkatapos po nating makita ang kaharian ng langit, ang pangako po sangayon sa Biblia ay pawang idaragdag ang lahat ng mga bagay natin pong kinakailangan. Kailangan po natin ngayon, mga minamahal ko na mga kapatid, ng kaligtasan. Kailangan po natin ng masasandalan sapagkat tayo po naharap sa malaking krisis. Ano po ang ating ginagawa? Si King Jehoshaphat at ang bayan ng Hudiya, ng Juda, nung sila po ay naharap sa mga ganitong suliranin, ang kanila pong ginagawa, sinasaliksik po nila, hinahanap po nila ang atin pong mapagmahal na Diyos. Paano po nila kinikilala? Sabi po, kung ang aking bayan, Chronicles, ikalawang kronika, 7 ang kapituloy 14. Kung ang aking bayan na tumatawag sa aking pangalan ay mangagpapakumbaba at dumadalangin at hahanapin ang aking muka at tatalikuran ang kanilang masasamang lakad. Ano daw po yung gagawin kung ang kanyang bayan mangagpapakumbaba, kung sila'y dadalangin, hahanapin ang ating Panginoon, ano po yung kanilang gagawin ng ating Diyos? Ang sabi po niya sa pagpapatuloy, akin ngang diringgin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mga minamahal kong mga kapatid, tapat po ang Biblia sa kanyang pangako. Tapat po ang ating Diyos sa lahat ng kanyang mga sinabi. Kung tayo po, mangagpapakumbaba, dadalangin sa ating Panginoon, hahanapin natin siya, ang katiyakan po ng sagot ng ating Panginoon, diringgin niya sa langit. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ang tanong, ano po ang ginagawa natin sa kasalukuyan? Sino po yung ating tinatawagan? Meron po tayong dakilang doktor, dakilang manggagamot ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating dakilang guro na magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. At ito po'y masusumpungan natin, mga minamahal ko, sa atin pong mga Biblia. Kailangan po tayo na magtiwala na ang Diyos lang ang siyang makapagbibigay sa atin ng kaginhawahan. Mga minamahal kong mga kapatid, tawag sa ating Panginoon. Iniintay tayo ng atin pong mapagmahal na Diyos. Pangalawa po na nais ko pong matutunan ng bawat isa sa atin sa talat sa kapitulong ito ng ikalawang kronika. Ang atin pong pag-aaral ay may pinamagatang tagumpay kay Kristo. Ang sabi po, magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Ano ho yung ating kahihinatnan kung tayo po magtitiwala sa atin pong Panginoong Hesukristo? Kung tayo po ay magtitiwala sa kanyang mga banal na salita, mahalaga po na dapat po malaman natin ito. At ito po ay atin pong makikita sa atin pong mga Biblia. Nang sila po ay naharap sa ganitong pagsubok, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Jahasel. At ang sabi po sa kanya, bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Pinaharap sila ng Panginoon sa laban ng ito. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay nasasangkot sa isang labanan. Tayo po ay hahayaan ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay magiging biktima ng coronavirus. Pinapabayaan po tayo ng Panginoon.
Subalit, ang nais ko pong malaman ng bawat isa sa atin, kapag tayo po nagtitiwala sa ating Panginoon, tayo po makasusumpong ng lingap at pagpapala sa Kanya. Kaya nga po ang sabi sa Chronicle 20 ang talata 17, kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Bakit po kaya ang Panginoon sinabi, sumulong kayo makipaglaban sa labanan? Pero ang sabi, hindi anya kayo makikipaglaban. Paanong mangyayaring susulong tayo sa isang labanan pero hindi naman po tayo lalaban? Dapat po nating makita. Makikita po natin yan sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral, mga ginigiliw kong mga taga-panood. Ang sabi po, kayo'y hindi mga makikipaglaban sa pagbabakang ito. Mangagsilagay kayo, mangagsitayo kayong panatag at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Sino daw po yung magliligtas? Ang atin pong Panginoon. Ang sabi po, ang Panginoon na kasama ninyo. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa sa labang ito. Ito po'y tanda ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po ng ating Biblia, nakatitiyak po tayo, kasama po natin ang atin pong Panginoon. Sabi po sa pagpapatuloy, talatang 17, O Juda at Jerusalem, huwag kayong mga takot o mga glupaypay. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Sana po malinaw na nakikita po ng bawat isa sa atin na ang ating pong Panginoon ay hindi tayo ibinabagay na iba sa ibang mga tao. Kundi kung ano po yung karanasan ng ibang mga tao, maaari din po nating maranasan. Kaya po, hindi po bilang tayo mga Seventh-day Adventist, tayo'y naniniwalang tayo ang bayan ng Diyos sa huling araw, hindi po tayo makakaranas ng coronavirus. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi po, anuman ang nararanasan ng sanlibutan ngayon, makatitiyak tayo na ang ating Panginoon ay sumasa ating palagi. Ito po yung pangako ng ating Biblia. Matapos po nating malaman na tayo po ay merong Panginoon na sumasa atin at kailangan po nating magtiwala sa kanyang mga salita, kailangan po nating matutunan na magtiwala na ang labang ito ay hindi po natin laban, kundi po ito'y laban ng ating pong Panginoong Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ito po'y laban ng Diyos, ano po yung dapat nating gawin? Ang sabi po ng ating talatang binasa sa ikalawang Chronicle, ang 7, ang talata po'y 14, kung ang aking bayan ay magsisitawag sa akin at magpapakumbaba, sila'y aking diringgin. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ito'y laban ng ating Panginoong Diyos, tayo nasasangkot, isa lamang po yung dapat nating gawin. Tayo po magtiwala na ang labang ito ay laban po ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po, huwag kayong mga takot o mga lupaypay man dahil sa malaking karamihang ito. Huwag kayong mga takot sa mga Amonita. Huwag kayong matakot sa mga taga-ibang lungsod na yan. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sa mga karahasan na nangyayari ngayon. Kundi tingnan ninyo, buo bang inyong pananampalataya sa akin? Kayo ba naniniwala sa aking banal na kasulatan? Mga minamahal kong mga kapatid, ang total lockdown na ito po ang tunay na paraan ng ating Panginoong Diyos upang tayo magkaroon din ng total commitment sa Kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, sabi po ng Exodo ang kapitulo ay 14, ang talata ay 14, ipaglalaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Mga minamahal kong mga kapatid, meron po tayong isang Diyos. Diyos na hindi po tayo pinapabayanan sa kabila po ng mga suliraning ito. Kundi po ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng ating Biblia, ipinaglalaban tayo. Hindi ho ba napakasarap na mapakinggan na tayo ho ay ipinakikipaglaban ng ating pong Panginoong Diyos? Na tayo po hindi nag-iisa sa labang ito? Na tayo po ay nasa bahagi ng bahaging nagpupunyagi. Naroon po tayo
sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang magiging problema natin mga kapatid ay kung hindi tayo sumasampalataya at nagtitiwala sa atin pong Panginoon. Pangtatlong bagay na akin pong natutunan sa pag-aaral dito. Sa kabila po ng mga suliranin na atin pong nararanasan, sa kabila po ng mga kabagabagan sa sanlibutan, ang sabi po, alalahanin dapat natin ang kanyang pag-ibig. Sapagkat si King Jehoshaphat, ang haring ito, nung siya'y nakikipaglaban, nung siya'y nakarinig na merong mga tao na susugod sa kanyang kaharian, alam po ba ninyo mga ginigilaw kong tagapanood, ang kanyang ginagawa, ang sabi po, inaalala ng bayang ito ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. Tayo po ba'y napupuno ng takot ng mga pagdududa sa kakayahan ng ating Panginoon? Sana po hindi mga minamahal kong mga kapatid. Kundi tayo habang ang bansang ito ay nahaharap sa ganitong mga suliranin, tayo po ay nagbibilang ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos na atin pong naranasan noong dakong una. Sapagkat wala po tayong dapat ikatakot sa kasalukuyan, maliban na makalimutan natin kung paano tayo ginagabayan ng ating Panginoong Diyos sa nakalipas. Ang sabi po ng atin pong aklat na pinag-aaralan, Ikalawang Kronika 20 ang talata 21, Mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Ang bayang ito nung sila'y nahaharap sa ganitong suliranin, ang kanilang ginagawa, sila'y umaawit ng papuri sa Panginoon. Nagtataka ang kanilang mga kalaban. Bakit ang mga taong ito nagsisipag-awit? Halip na sila'y makipaglaban. Mga minamahal kong mga kapatid, isa lamang po ang ginagawa ng mga taong ito. Inaalala po ang kabutihan ng atin pong Panginoon. Tayo po dapat, sa ganito rin pong mga suliranin, inaalala po dapat natin ang atin pong Panginoong Diyos. Inaalala po natin ang kanyang mga kabutihan noong dakong una at ang kanyang mga pangako para sa bawat isa sa atin sa hinaharap, sapagkat tiyak po na meron tayong kaligtasan. Ang sabi po, pagkakalooban tayo ng Diyos ng pagtatagumpay sa kabila ng maraming mga suliranin. Mga minamahal kong mga kapatid, sana ang atin pong pinag-aralan sa hapong ito ay maging kapakinabangan sa bawat isa sa atin, maging inspirasyon sa atin na magpatuloy, maging inspirasyon sa atin na harapin ang mga bagay nito na meron pong pagtatalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi po ng Roma 8:38, walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. Sabi po ng 28, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nangyayari para sa mga taong iniibig ng Diyos at umiibig sa Kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, kamusta po tayo sa ating mga tahanan? Kamusta po ang ating mga pananampalataya? Ipinapakamusta po kayo ng ating Panginoon? Sana po nasa mabuti tayong kalalagayan. Sana po tayo nananalangin, nagbabasa po ng ating mga Biblia, pinagtitibay po natin ang ating pananampalataya sapagkat ito po ang kinakailangan natin ngayong sa mga panahong ito. Ito po ang kailangan ng bawat isa. Mga kapatid, pagkakalooban tayo ng Diyos ng pagtatagumpay sa kabila po ng maraming mga suliranin. Wala po tayong kailangang ikatakot, kundi ang sabi ng Jeremiah 3:33, tumawag kayo sa akin at kayo'y aking diringgin. Sana po mga kapatid, meron po tayong natutunan sa hapong ito. Ang dalangin ko po sa Panginoon, ang pagpapala ng langit, ang inyong tamasahin. Bago po tayo magtapos, tayo po'y mananalangin. Mapagmahal po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Tunay Ama ng iyong kaawaan ay sumasa aming palagi. Pinapaalalahan ng bawat isa sa amin na sa kabila po ng mga ganitong suliranin, magtiwala kami sa iyo Ama. Patuloy namin kayong sampalatayanan na kayo ang Diyos na nagliligtas sa bawat isa sa amin, na kayo ang Diyos na siya lamang aming dapat puntahan.
ang dapat naming sampalatayanan, ang dapat po naming tawagan sa mga ganitong kalalagayan. Dalangin ko po dakilang Diyos na ang akin pong mga kapatid na nanonood ngayong hapon ay inyo pong bibigyan ng kalakasan ng loob na sila'y magtiwala sa iyo, tumawag sa iyo ng may pagpapakumbaba at manampalataya kami na ang lahat ng mga bagay ay nangyayari para sa ikalalago ng bawat isa. Pagpalain po kami sa hapong ito, ang mayamang pag-ibig ng Ama at ang biyaya ng aming Panginoong Hesukristo at ang walang hanggang pakikisama ng banal na Espiritu ang maranasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang hapon po, mga kapatid.